Hello guys, good day. I'm here ulit, Mindtech PH. And ngayon guys, may tuturo ako sa inyong tricks. So tricks to kung paano pabilisin at i-optimize or i-boost yung phone nyo kung ang phone nyo ay sobrang lag. So talagang nag-lag siya kasi nga yung RAM nyo is mababa. So walang problema guys, tutulungan ko kayo paano pabilisin yung cellphone nyo at pati yung battery life nya is tatagal din. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayong mag-skip para masundan nyo at matutunan nyo yung pag-setup ng tricks na gagawin natin. So simulan na natin, pagkatapos ng aking intro. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at nag-a-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. So alam ko guys na may problema kayo, lalong-lalo na kung ang cellphone nyo is napakababa ng RAM. So ibig sabihin guys, pag mababa yung RAM, malaki yung possibility na laging naglalag siya sa pag-open ng mga social media apps, mga application, mga games. So talagang maglalag yan kasi nga yung RAM ang problema. Ngayon guys, kahit mababa naman yung RAM nyo, basta importante may legit kayong cleaner. Kasi pag meron kayong RAM cleaner na legit, automatic guys, kahit mababa yung RAM mo, hindi siya masyado maglalag. So mababawasan o malalesen yung paglag ng cellphone nyo, lalong-lalo na kung kayo ay gamers. So sa mga nagmo-mobile legend dyan, PUBG Mobile, Call of Duty at kahit ano pa. At sa mga nanonood sa YouTube na babad talaga at nanonood ng maraming videos at mga social media apps, so nararanasan nyo yung sobrang lag ng cellphone nyo. Ngayon guys, susolusyon na natin dito yan sa aking vlog. So make sure lang na panoorin yung video para matutunan nyo yung gagawin nating steps. So una natin gagawin guys, punta tayo sa Play Store. Click natin tong Play Store. Then punta tayo sa search engine ng Play Store. So ito guys, na isi-search natin guys na legit application na RAM cleaner. Is sikat na sikat to guys at pati mga computer is ginagamit to. At proven ko na to guys kasi ginagamit ko din to. Search natin yung Avast Cleanup. So yan yung isi-search natin guys, Avast Cleanup. Click natin yung Avast Cleanup. So yan yung ida-download nyo guys, Avast Cleanup and Boost Phone Cleaner Optimizer. So hindi lang siya clean up o nagtatanggal ng mga junk files, mga unnecessary files. Nag-optimize din siya ng cellphone para mas bumilis yung performance at pati yung battery life niya guys is kaya niyang pahabain at hindi kagad malulobat. So guys, yung Avast Cleanup, meron siyang 50 million plus downloads lang naman. So di ba napakalaki ng downloads niya, 50 million plus. Yung stars niya guys is 4.7. Meron din siyang 1 million reviews. So kung titingnan niyo yung ratings niya, 4.7, so malapit na mag-5. So ibig sabihin lang legit na legit talaga yung application na to. At kung magbabasa kayo ng mga reviews, puro positive comments yung nakalagay. Ibig sabihin lang talagang gumagana yung application at talagang nakakatulong para ma-clean yung RAM nyo at hindi na siya mag-lag at bumilis yung performance ng cellphone nyo. So ang gagawin natin guys, i-download nyo lang siya at i-install. Pag na-download nyo na siya guys at na-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi may gagawin tayo ditong pasunod-sunod. So ang gagawin natin, punta tayo dun sa application pag na-download nyo na. Click lang natin tong Avast Cleanup. Click natin. Then wait natin mag-open. I-click lang natin tong Get Started. Okay? So pag na-click na natin yung Get Started, makikita nyo updating cleaning database. Then antay natin, loading latest configuration. So nagko-configured pa yung application sa ating cellphone. So antay natin. Nakalagay dito, thank you for installing Avast Cleanup. This app is supported by personalized advertising. So may ads siya guys. So merong pagpipilian dito. So ang gagawin natin, click natin yung continue with ads. So may ads siya guys kasi nga libre naman siya matadownload at magagamit. So sa unang pindot mo doon, makikita mo dito yung used space ng cellphone mo, free space, then may nakalagay dito yung start here. Nakalagay, will guide you through your first clean up. So i-guide ka nila dito kung ano yung mga gagawin mo. So sundin nyo lang yung gagawin natin. Unang-una, click natin yung start here. Click natin yan. Then lalabas dito, your clean is just 2 steps away. So merong 2 step dito. Una, yung give us access. Nakalagay, we need permission to clean your photos, media, and files. So i-click natin to guys. Di ba may arrow dyan? Click natin yan. Then pag na-click natin yan, may lalabas dyan. So allow Avast Cleanup to access photos, media, and files on your device. Click lang natin yung allow. Pag na-click na natin yung allow,
antay natin mag-loading yung read up usage data. So, ang gagawin natin dito is i-on lang naman natin yung Abbas cleanup. So, makikita nyo yung Abbas cleanup dito, click lang natin yan. Then, ang gawin natin, nakalagay dito permit usage access. Click lang natin to para ma-on. Sunod guys, pangalawa, scan for junk will show you what can be safely removed to free up space. So, click lang natin to ulit. Then, finding junk. So, naghahanap siya ng mga junk files or unnecessary files sa ating cellphone or device. So, antay lang natin mag 100%. So, yan. First scan, finish. So, tapos na tayo sa first scan. Ang gagawin lang natin guys, click lang natin tong X. So, ito na yung dashboard niya. So, may lalabas dito, privacy note. So, yan guys, this app is free to use with the support of personalized advertising. So, sabi ko naman sa inyo guys, libre siya madadownload at libre nyo siya magagamit. Click natin tong continuous free. So, yan, napakasimple lang ng dashboard niya guys. Makikita nyo, nakalagay dito guys, quick clean. Then, nakalagay din dito yung used space ng aking memory sa cellphone, 44%. And free space, 29 gigabytes. Napakasimple lang ng gagawin dito guys. Click lang natin tong quick clean. So click natin yan. Then makikita natin dito yung mga cake na mga nagpapabigat at nagpapalag sa ating cellphone. So unang-una, naka-check na dito, naka-auto-check na dito yung visible cake. So pag clinic mo tong arrow, di ba ito yung visible cake, may arrow dyan, down arrow. Pag clinic mo yan, ito yung mga application na merong mga cake na nagpapabigat upang mag-lag ang cellphone natin. So naka-check na yan automatic. Ang gagawin lang natin is finish cleaning. So ngayon mamaya na natin i-finish cleaning. Ipapakita ko na sa inyo yung mga application na nagpapahirap sa aking cellphone kaya nag-lag. So dun yung makikita pag clinic nyo yung down arrow dito sa may visible cake. Sunod, nakikita nyo tong residual files. Pag clinic mo tong down arrow dito sa may residual files, makikita mo yung share it. So ibig sabihin may mga unnecessary files na nakasave sa share it na dapat nating tanggalin. Kaya tinatawag siyang residual files. Okay? So, click lang natin ito ulit para mabalik siya sa dati. Then, yung isa pang nakacheck, yung pangatlo is empty folders. So, mga folders na walang laman. Clinic mo tong down arrow. So, ayan, makikita mo yung mga empty folders. Yung podcast, ringtones, alarms. So, nakadepende pa rin yan sa cellphone nyo kung ano yung mga empty folders na nakasave sa inyong phone. So, click lang natin ito ulit para bumalik. So, napakasimple lang guys. Yung gagawin nyo lang is finish cleaning. So, i-click lang natin itong finish cleaning. Then, automatic, pag-clinic na natin yan, i-clean nyo yung mga junk files, mga unnecessary files. So, napakabilis lang. Yan, makikita nyo. Cleaning finish. Then, automatic, bibilis na yung RAM ng cellphone nyo at hindi na siya mahihirapan kasi nga wala na mga unnecessary files, mga running apps at mag-i-improve na yung performance ng cellphone nyo. So, back lang natin. Sunod, ito yung last natin na gagawin. Napakasimple lang nito guys i-setup. Pakatapos mo sa quick clean, dito ka na sa boost. Okay, so click natin yung boost. Pag clinic mo yung boost guys, makikita mo yung mga application ng mga running apps. So ito yung mga application na tumatakbo kahit sabihin na natin na close na natin yung application natin. Ano ba, nag-Facebook tayo, nag-YouTube, Messenger, Facebook Lite. Kala natin na close na natin yung mga application na yan, pero hindi natin alam, tumatakbo pa rin yan sa background natin at nagko-consume pa rin siya ng RAM. Yun ang sanhi kung bakit naglalag yung cellphone natin. So kahit sabihin pa natin naka-off na yung cellphone natin or naka-screen off, tapos na-close na natin yung mga application, mga mobile games, mga social media apps, pero hindi natin alam, kinukonsume pa rin nila yung memory ng RAM nyo. Kaya ang nangyayari, naglalag na yung cellphone nyo. Ang gagawin natin guys, napakasimple, click lang natin itong suspend. Then automatic, yung mga running apps na yan is mako-close at hindi na sila magko-consume ng RAM. Tuluyan na magiging mabilis ang performance ng inyong cellphone. So ngayon hindi ko muna siya i-click guys na suspend kasi baka ma-close yung nire-record kong screen recording. Okay? So kayo, ang gawin nyo lang, click lang yung suspend at automatic, bibilis na yung performance ng cellphone nyo. So sana guys may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. At maraming salamat guys kasi lumagpas na tayo ng 40,000 subscribers. So kung hindi dahil sa inyo, walang Mindtech PH at hindi ako sisipagan mag-upload araw-araw. So nagpapasalamat ako sa inyo at sa Panginoon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Mark Channel, Junet C, Raymark Aguirre, at Steven Arado. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.